Magandang araw sa inyo lahat. Ako'y si Irvin Ko. Sa araw na ito, pag-uusapan ko ang dekada 70 ni Lord Hattie Bautista. Gusto mo bang malaman ang typical na pamumuhay sa panahon ng administrasyon ni President Ferdinand E. Marcos? Ano kaya ang mga emosyon at mga kinalaman ng mga tagabayan sa panahon iyon? Sa aklat ng dekada 70, nakikita ang pamumuhay sa panahon ng Marcos administrasyon at martial law. Sa aklat na ito, pinapakita ang pamilya ni Julian Bartolome, isang may lahing Kastila, isang tatay, at ang buhay ng kanyang pamilya. Nakikita ang paglalaki, paglalakas, pagsasama-sama, at paghihiwalay ng mga miyembro ng pamilya ng mga Bartolome sa aklat na ito noong panahon ng martial law. Sa buong aklat, nakikita rin ang mga iba't ibang totoong pangyayari sa loob ng Pilipinas sa noong panahon. Napapansin dito ang iba't ibang mga estereotipo at ang pagbabago ng mga ito. Isa sa mga estereotipo na makikita sa kwentong ito ay Marxismo o social class lipunan. Nakita ito sa pamilya ni na Julian at Amanda na may kaya naman sila at nasa middle class sila sa lipunan. Sumusuport pa nga si Jules kay President Marcos sa panahon niya. Nakita rin na hindi pinapansin ni Julian ang mga may hirap sa bayan, ngunit nakita nito ni Jules, isa sa mga anak niya, ay gusto ni Jules ng pagbabago. Sa aklat, pinakita ni Jules na mahalaga ang mga tao sa bayan at kailangan pansinin ang kahirapan upang maunlad ang bayan. Makita ang pagbabago ng pamamagitan na si Jules ay galing sa mid-class na pamilya, ngunit tinanggap niya ang mga mahihirap at mga mamamayan sa lipunan. Tinulungan niya sa anyos na pagrebelde sa mga militar. Si Jules ay parang si Emilio Aguinaldo dahil dalawa sila ay hindi sumuko para sa paglalaban para sa magandang kinabukasan at kalayaan ng bayan. Sa kasalukuyan, makita ang pagbabago ng estereotipong ito dahil gumagawa na ang gobyerno ng mga programa para sa mga mahihirap sa bayan at nagbibigay ng mga donasyon ang mga tao sa mga mahihirap upang ipakita na parte sila sa ating bayan at pwedeng mag-isa ang Pilipinas. Isa pang estereotipo na makita sa aklat ay feminismo. Nakita ang feminismo sa pamamagitan ni na Julian Bartolome, Amanda Bartolome, at Evelyn sa dekada 70. Nakita sa aklat na sinasabi ni Julian, ang tatay ng mga Bartolome, na "It's a man's world, honey!" At sinasabi rin niya na sa kinabukasan, magiging maladyos ang malalaki sa lipunan, ngunit ang mga babae magsusundan lamang. Makita rin ang feminismo kay Amanda Bartolome at nakita ang pagbabago ng estereotipong feminismo dahil sa uni, sinusundan niya lamang ang kanyang asawa. Ngunit sa bandang dulo ng kwento ay nalaman niya na may karapatan ang mga babae para magtrabaho at dapat na hindi lang sila nanganganak kundi paglabanan ang mga anak nila. Nakita rin ang feminismo at pagbabago nito kay Evelyn. Nakita sa kwento na kinasal ni Isagani si Evelyn ng maaga dahil doon napanganak siya sa maagang edad. Naghiwalay sila at sinabi ni Amanda na bilang asawa na nag-a-adjust daw at mahirap daw na maging babae. Ngunit sinabi ni Evelyn na sila ang nagpapahirap sa sariling kalagayan, pero sa totoo, nasa diskarten lamang yan. Pinapakita rito na akala lang ng mga babae na mahirap ang kalagayan nila bilang babae at hindi lalaki dahil lamang na nasasanay na sila na mas may kapangyarihan ang malalaki sa lipunan. Sa kasalukuyan, nakita na ang pagbabago ng estereotipong feminismo sa politika. Noon ay a man's world kung saan lahat ng mga lalaki ay may hawak ng kapangyarihan sa bayan at nasa buhay.
nasa bahay lamang ang mga babae. Ngunit ngayon, hindi lamang ang malalaki ang may posisyon sa politiko, kundi ang babae pwede na rin maging opisyales o presidente gaya ni President Corazon Aquino at President Gloria Macapagal Arroyo. At may karapatan na ang mga babae na magtrabaho sa mga opisina. Ang huling estereotipo na gusto kong pag-usapan ay postkolonyalismo o postkolonyalism. Nakikita ang estereotipong postkolonyalismo sa pamamagitan ni na Julian at Isigani. Sa aklat, nakikita na gumamit si Julian ng mga Ingles na pangalan para sa mga anak niya at nag-uusap siya gamit ng konyo. Nakikita rin ang postkolonyalismo nung gusto ni Isagani na sumali sa US Navy dahil lamang sa malaking sweldo. Nakikita sa aklat na nabubulag ang mga tao sa bayan para lang sa pera, sa malaking sweldo. At dahil doon, hindi na nila minamahal ang sariling bansa kundi ang ibang bansa. Sa kasalukuyan, makikita rin ito sa mga tao na nagtatrabaho sa ibang bansa o yung mga OFW. Dahil gusto lamang nila ng mas malaking sweldo, kagaya ni Isagani. Pinapakita rito na mali ang pag-iisip kolonyal dahil sa kahit anong gagawin nila, Pilipino pa rin sila. At dapat pagmamalakihan nila ang bayan at kultura nila upang maunlad ang Pilipinas. Sa sarili kong opinion, maganda talaga ang aklat na dekada 70. At magaganda talaga ang mga pangyayari at ang plot ng kwentong ito. Dapat ninyo ito basahin para malaman ninyo ang posisyon at ang role mo sa lipunan para sa pag-uunlad. Sa kabuuan, pinapakita ng mga estereotipo na sinabi ko na mayroong pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan sa ating bayan. Sa pag-iisa sa lipunan bilang lalaki at babae, mayaman at mahirap, sa anyos na pag-uugnay para sa ating sariling bansa bilang Pilipino, bilang taong bayan, ito sa tingin ko ang kailangan natin para iwasan ang pagpapatay at pag-aabuso gaya ng martial law o kung ano man masamang sitwasyon sa ating bayan. Ano pa ang hinihintay mo? Bumili ka na ng kopya ng dekada 70 para tulungan ang ating bayan sa ating pag-asa para sa kinabukasan. Salamat sa pagnonood at sana'y meron ka natutunan sa video na ito.